senior citizen, hindi pa rin ako titigil na ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Noong panahon ng diktadorang Marcos, maraming mga maralita ang napahirapan. Kasama na po ako ron. Maraming tinatawag nila noon. Ako ay na-torture sa pamamagitan ng kuryente. Nakuryente po ako sa loob ng 3 oras dahil itinali yung ang coated wire dito sa 2 daliri kong malalaki. At habang tinatanong ako pag hindi nagustuhan ni Eduardo Matiliano ang aking sagot, pinapipihit yung parang hindi ko malaman kung ano yun, parang telephone. Pag pumihit yun, papasok ang kuryente sa katawan ko. Nang tumutulo na ang dugo sa aking mga daliri, sa tagal na palaging iniikot yung parang field telephone na yon, tinanggal nila at pinaghubad ako ng aking blusa. At yon, inilagay dito sa 2 nipples ko ang wire. Sumama ako sa laban para sabihin ko ang nangyari sa loob ng yung mga ginagawa sa kahit babae o lalaki, ginagawa nila yan para ikaw ay talagang mawala sa pagiging makatao ka at pinaglalaban mo ang karapatan ng kataong bayan, lalo na yung maliliit na hindi marunong lumaban. Kinakailangan ipagtanggol ang ating mga karapatan. Kaya nung matapos ang EDSA 1, na kung saan marami tayong nandito para tanggalin si Marcos sa kanyang tungkulin bilang diktador, siya'y napunta sa Hawaii. Kaya nga, hinabol natin siya sa Hawaii at dinimanda natin siya para panagutin ang kanyang ginawang karumaldumal sa mga mamamayang Pilipino na nag-aadhika ng tunay na pagbabago, ng tunay na demokrasya, ng tunay na kalayaan. 31 taon na ang nakakaraan dito rin sa EDSA, nanindigan ang pambihira at pinakamalawak ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino, at winakasan natin ang 21 taong paghahari ng mga Marcos, 14 sa ilalim ng batas militar. At nayanig ang pundasyon ng ating lipunan at kinilala tayo sa buong daigdig. Ang mga hamon ng EDSA ay ating sasagutin, kaya tayo narito hindi upang magdiwang, upang igiit. Ang laban ay nagpapatuloy. Hindi lang ang politikal.